Ngayong gabi po, we will try and focus dito sa medyo controversial na mga community pantry. And we would like to look at this from both a cultural and also a theological na point of view. Bubulay-bulay po tayo ng kaunti tungkol sa anong significance nito at ano po ang maaari natin gawin din to make this something that really is viable, no? Na movement ng ating mga kababayan para sa pagtugon sa kahirapan ng nararanasan ng mga. So we would like to ask si Marina and Jayel, mga kababayan, yung ating mga guests, no? So Marie and Jayel. Maraming salamat, Doc Melba. At Kuya Jay, very interesting tong topic natin ngayon. At mainit na mainit at pinag-uusapan talaga. Totoo, Marie. So sa ating mga kasama dito sa ISIP-ISAK, ating mga kapatid, we encourage you to just stay put at makisama sa ating conversation ngayon. Community pantries, no, Marie? Marinig natin mamaya yung kwento ng ating mga kapatid na involved talaga sa community pantries. Pero siguro simulan muna natin, no, as we warm up. Marie, what are your thoughts? Well, so nung una kong nakita yun, talagang natuwa ako. Actually, alam mo, medyo, I just, yung details lang, no? Sabi ko nga, when I was sharing this with our friends dito sa ISAC, sa aming staff meeting, sabi ko, you'd really just be so parang overwhelmed din sa response ng mga tao sa isang simpleng cart na kawayan, no? It was just, it began with this kawayan cart with the groceries, with the hygiene stuff and whatnot, and then it snowballed into a response na it's a national, no, social action talaga. I know you have such a wonderful thing to share, Kuya Jail. Nabasa ko yung article mo sa Rappler, which we will post hopefully dito sa timeline natin so our friends can go and read that, no. Pero sa akin siguro, when I saw that, especially when I read, no, that it's not charity but mutual aid, sobrang nag-resonate sa akin. Naalala ko si yung ating yumao na seminal Filipino scholar na si Virgilio Enriquez at yung Sikolohiyang Pilipino na nasa core daw ng pagkatao natin bilang mga Pilipino ay yung kapwa. That not I, but yung shared identity natin with others. And so when I saw that, sabi ko nako, ito talaga yun eh. Hindi ito mababago ng teknolohiya. Ito talaga yung software natin. Kahit na mag-advance na tayo in development, pag tinignan mo talaga yung loob ng isang Pilipino, there resides the understanding of community, of kapwa. And itong kapwa na ito, it resonates, no, it goes out of ourselves sa ating mga pagkatao through community actions. Kaya nalulungkot ako, Kuya Jail, kapag ka parang binabahiran ng politika o di naman kaya ng masamang loob itong nangyayaring community pantries. So, Kuya Jail, ko naman ang mag-share sa amin, what a wonderful article you have published. So moving. Sabi nga ni Dr. Melba kanina, it didn't have to be political to be so compelling. Pero I would like for you to share that din sa ating mga guests before we hear our friends tonight. Oo. Bakas marami po sa inyo ang nakabasa nyo nung aking sinulat sa Rappler. Lumabas siya nung Monday. Gusto ko kasing bigyan ng ibang pagtingin yung community pantries. Sa mundo ko, sa sociology, merong napakaliit na subfield ang tawag ay sociology of kindness. Part siya ng mga sociology of values, no, virtues, ganyan. And I wanted to reflect, no, how community pantries manifest yung kindness natin. Nabanggit ni Marie, no, yung sikolohiyang Pilipino, no, na may pagtingin, may pag-appreciate, no, appreciation doon sa mga values na pinangahawakan ng mga Pilipino. Ang sa akin naman, bilang isang sociologist, napag-isipan ko lang mga one or two things. No? Una, bagaman hindi siya political, siguro hindi din natin siya maikakaila na, di ba Marie, for a change, something good naman is emerging in the middle of this really unbelievable chaos. Na wala tayong narinig from our national leaders, kundi paninisi sa mga mahihirap, paninisi sa mga ordinaryong tao, pasaway. Pero for a change,
ang nakikita natin, ordinary people are actually the ones doing something, making a difference. Unfortunately, ang pagtingin pa rin ay pasaway pa rin, di ba? Red tagging, so on and so forth. Pero wala na tayong magagawa. Yun na talaga ang naging kalakaran ng ng rehimen na ito. But anyway, so in that sense, napaka-inspiring. Pero at the same time, sa sociology of kindness, isa sa mga powerful lessons ng sociology of kindness is that hindi siya individualistic. In fact, it really challenges individualism. Sa mundong ginagalawa natin ngayon, individualism is really the main principle, the main way of doing things. Diba? Kanya-kanya, competition, matira-matibay, meritocracy. So kung sino magaling siya, imauna. Sa mga sistemang ganun, meritocracy, individualism, free market, competition, walang espasyo for kindness. Ang sinasabi ng sociology of kindness, no. Kindness is going to fight back. At nakikita natin sa paraan ng community kindness yun. And when kindness begins as a small act of unobligated goodness, goodwill, it can actually inspire. And it's in that sense that it's a powerful unique statement. So is it sociological? Yes, it's sociological. Is it political? Yes, it is political. But as Christians, hindi rin natin maikakaila that there is a very strong theological, Christian, spiritual underpinning to all of this. I'll rest there. I'll rest my case there. And let's shift gears, no? Yes. Pero Marie, before that, gusto namin ihikayatin ang lahat ng ating mga kasama, mga kapatid, no? Please share with us your thoughts about Community Pantry. Nakikita na po namin yung inyong mga comments, no? Later on, babalikan namin yan. Siguro, sabi ni Ginong Ver Ramos, sabi niya, sana po mapansin ng Nobel Peace Prize o Ramon Magsaysay Award ng Community Pantry na sinimulan ni Patring noon. So very, very nice, no? Sige po, just put in your comments there and we would love to bring them in to the conversation. Marie, who are our guests tonight? I'm very happy to introduce our friends tonight. Ito yata yung sinasabi natin na gusto natin ng maraming batang guests, yung mga kaedad lang namin ni Kuya Jail, 20, early 20s, ganyan. At ngayon, natupad yan, no? We have two guests who are also thinking a lot about this thing, observing with their theological and the sociological lens itong dalawang kaibigan natin. Yung ating unang guest na ipapakilala ko sa inyo, siya po ay pastor ng isang grupo ng mga Kristiyano called Street Believers. At yun ang kanyang ministry at ministry nila ng kanyang mga kasama sa mga homeless. Ayan. At siya ay graduate ng Asian Theological Seminary. Ayan. So with no further ado, let's all welcome tonight si Tim Ngo. Ayan. Welcome, Tim! Kailangan mag-prepare tayo ng ganong soundbite. Ngayon, ang pangalawa din natin na guest is no stranger to ISACC. And in fact, he's one of our young leaders, so emerging young leaders dito sa ISACC. And he is a pastor, may pastor lens din siya. He used to be the missions pastor ng GCF. At ngayon, siya ay into business and social enterprise, no? Meron siyang pop-up coffee business na ang tawag ay Lugar Coffee na sana makarating dito sa bulubundukin ng Rizal, hindi ba, Kuya Jair? Sa ating community. So, mga kasama namin sa ISIP-ISAK, let's welcome Ian De Ocampo, Pastor Ian De Ocampo. Good evening, Ian. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. Mamaya marinig natin sila, no? Kanilang mga reflections. Siguro, simulan na natin. Tim, kwento ka naman. Ano ang mga involvements mo sa Community Pantry? Ano mga karanasan mo? For 2 days, we partnered with ATS and then we had a Community Pantry there in South Madridian. So it was very tiring. A lot of work talaga. Siguro a lot of syempre paghahakot arranging crowd control maraming work pero very fulfilling seeing the people who are being blessed by this. You can see people talaga na they really need it. And meron din iba na talagang galing malayo pa seeing as ganun ka need talaga nila
doon nila kailangan magbiyahe ng malayo pa para ano, para makakuha. All right. Team, siguro mag-follow up question ako doon, no. I really want to know, ano yung mga nakita mo na nangyari dito sa past days ng experience niyo? Maybe share to us, you know, the highest of highs ng experience mo, and you also yung mga things na parang parang left you thinking, you know, made you have this perplexed thought. So ano yung dalawang yon, yung pinakamaganda na nakita mo nitong nagtayo kayo ng community pantries, and then also yung parang pinaka nakakalungkot tong aspeto na ito. So maybe you want to share that with our viewers. For me, I think the biggest thing is ano, we see community talaga. Yung ano, yung people coming together. It's the community pantry in terms of like how people can see it as parang public is ano, it's very different kasi. So parang anyone can join in. Doesn't matter if you're born again or Catholic or whatever, or you know, everyone can just come in and see that, you know, other humans are in. So there are those who came na parang mukhang artista na ano, na ano, sobrang puti, maskulado, ganun. Tapos nagsabi lang na ay, gusto ko magbigay diyan, ganun katagal kayo ano, yung magstasyon diyan. So parang ano, parang very encouraging. Pati ano, yung mga mayaman, meron yung ano, yung mahirap lang na yung buko vendors, they said that, I want to ano, give yung mga produce dyan sa pantry, para sa mga volunteers, ganun. Pero ano, siguro yung pinaka disheartening para sa akin, yung nakalungkot ay ano, ay medyo nawawala rin yung spirit ng community pantry here and there. Yung parang ano, yung parang sa sobrang regulated na ng government, parang ano, yung parang pumabalik sa parang pagbigay ng relief, pagbigay ng ayuda. So ano, so everyone is looking to find you, parang kaya kailangan lahat ay makatanggap ng pareho. Yes. Eh, si Tim, yeah. Pero sabi mo ba, yun ba ay parang yun ba yung pattern, no? Napag-usapan natin ito kanina, pero gusto ko lang i-highlight ito na parang there's a part of us kasi, di ba, na parang naniniwala na nagsimula ito really as an act of goodwill on the part of people, whether you're the benefactor or you're the beneficiary. Hindi naman yata siguro maiiwasan na merong mga abuso, hindi rin naman siguro maiiwasan na merong mananamantala. In your experience, ano yung pattern na nakita mo? Mahirap rin kasi sabihin yung pattern based on my experience, kasi more or less yung ano, kung ano yung ginagawa na ngayon is ano eh, more or less force na talaga eh, yung format, right. Yung ano, yung how it's distributed na to people, yung ano, yung kailangan talaga na ano, na nag-step in talaga yung barangay, yung paano yung pipilahan para lahat ay makakuha ng pareho. Yung ano, yung nagreklamo yung mga tao, ba't siya, yung ano, meron siya ganito, ganon. Yung parang nilamon ng sistema yung feeling ko. I see. O sige, ganito, kausapin naman natin si Ian, ano? Si Pastor Ian. Pastor Ian, merong comment dito si John Iqbal. Sabi niya sa Facebook Live natin, nothing can be more Christian and Christ-like than charity and caring for our fellow men. How can anyone, much less a Christian, look at community pantries with distrust and gross malice? Bakit negatibo ang tingin ng mga, may mga taong negatibo, nega pa rin, no, pagdating sa mga ganito? We know that you have written a very powerful piece, a theological reflection about community pantries. Share mo naman. Well, ang ano kasi, ang mindset natin, well, we are in a culture that is, ano ba, yung sinasabi niya, full of distrust, ano? And parang nagaling yun sa notion na merong na nag-hoard yung mga tao, nagkukulang yung resources, kaya yung mga taong to kung saan-saan nagpupunta, at yung
kumukuha sila more than what they need, ano? Kasi may yun nga, may distrust of the system or merong notion na kulang, meron tayong need at kailangan pa natin mag-save na marami para sa sarili natin, kanya-kanya mentality. Oo. When in fact hindi naman ganun dapat, ano, yung community pantries are built on the ano, on the notion naman, yung framework naman niya is meron lahat mabibigay at meron tayo lahat ma-share. So that's why we trust people to give and trust people to just get kung ano man yung kaya nilang ibigay at ano yung kailangan nila. And that's yun yung sinasabi niya, yung Christian outlook na lahat tayong merong kayang ibigay at meron enough for everyone. Ginawa ng Panginoon ng mundo to na merong enough for everyone to share. Diba? Yun. Iyan, i-challenge kita ng konti. Ah. So, base dun sa sinulat mo, syempre agree naman ako sa iyo, Ina, no? Pero for the sake of conversation, ano, Ian, sabi mo doon sa iyong sinulat, no, mga kapatid, pwede po namin ilagay ito sa link, ilalagay natin doon sa Facebook Live natin yung link na kanyang article. Pero sinabi ni Pastor Ian, the community pantry from a small spark of hope in Maginhawa is showing us a glimpse of how God designed us. It is a picture of what it looks like to be in community. Theologically, that's correct. To love God and neighbor, it has broken the myth of scarcity that encourages greed and hoarding and points us to the way of Christ that says there is enough for all. Ano yung pinagbabasehan mo, pinagbabatayan mo ng ganung conviction? As you have rightly said, Ian, the way the world works is that una-unahan tayo, kanya-kanya tayo. Yung pinaniniwalaan mo ba, number one, saan galing yan? At pangalawa, is it going to work? Really? Well, yung yung pinanggagalingan, syempre, the biblical framework for where I come from, yung is Genesis 1. Looking at creation, at this creation na ginawa ng Panginoon, na there is abundance, no? Lagi yan minimension sa Bible na we are to be fruitful, we are to multiply. Nung ginawa yun ng Panginoon yung mundo natin, we are free to get from any tree na pwede tayong kumain. And we don't need to worry because there is enough, no? There is enough. Ang nangyari lang is, syempre, because of our yung fall, because of the fall, because of our selfishness, because of our greed, nagkaroon ng ang tendency natin, naloko tayo eh, na nakulang yung meron tayo. So, ang tendency natin is to hoard. Tendency natin is to get for ourselves, which in the end, ang nangyayari, merong mga taong hindi kulang para sa kanila, pero para sa iba, sobra-sobra. No? And in fact, reality is meron talaga ganun, nakikita natin 'yun sa mundo. There are people who have resources and money that is beyond their spending in a lifetime and even lifetime pa ng mga anak nila. And there are people who have so much less na hindi nila kayang pakainin yung pamilya nila. So there is enough resources in the world, pero hindi siya ang lahat tayo, even from poverty to the rich, lahat tayo ang nakikita natin kulang, kaya we hoard. And dun, kaya siguro nagkakaroon ng ano eh, ng tendency rin for some from yung mga pupunta sa community pantries, na pupunta sila and they will get more than what they need. Kasi nga, alam, meron distrust from them towards the system also, na hindi magpo-provide yung sistemang to. So, ako hindi ko bigyan ng sapat. So, 'di ba? Oo. Kung in terms of yung renewing of the mind, kung para mag-work itong framework, yung biblical framework, we have to actually set ourselves free from the
not just individuals, ano, we have to yung set our yung minds free from yung community natin should be free from that myth na yun nga yung tinawag sa article, myth of scarcity. There is more for everyone. Nakwento nga yun eh, yung di ba yung isang example doon, yung mana, yung binigyan ng mana yung Israel during the time na nasa desert sila. Yes. And there was enough for every day. Every day they had food. God provided for them every day. Pero nung point na nag-hoard sila on the day before Sabbath, on the point na parang nag-iipon na sila ng in-hoard na nila yung mana, na-realize, biglang nabubulok, no? Na biglang more than enough yung kinukuha nila. So, nag-hoard sila, nagiging greedy sila. So, sabi ni Lord, teka, yung Sabbath day, pwede kayo mag-rest noon. So, there is enough for you even for the Sabbath. So yun yung kwento ano ng mana, no? There is enough for you daily, yung daily bread. Yan. Galing. Yes. Pastor na pastor. And I love it. Para ko mag-explain. But I do love it. I do love it. We are seeing these things that from a biblical framework, di ba, Kuya Jay? Ang dami nating magagandang comments galing sa ating mga kapatid na gusto natin munang basahin din. Ayan, sabi ni Miss Liana Risa Garciliano, she had a comment, no, agreeing sa comment ni Jonick kanina about, you know, painting this Christian thing evil. Pero sabi niya ngayon, sabi niya, I believe, responding to Pastor Ian, sabi niya, I believe the negative view is the amalgamation of all factors, the mistrust, narrow-mindedness, lack of empathy and knowledge, awareness, petulance, individualism, and simple envy highlighted and exacerbated by the pandemic, sabi niya. And we also have a good comment here, no, from Ate Veronica Mendoza, si Ate Boots. Hi, Ate Boots. Sabi niya, if the community pantries will just be giving out bags in uniformed contents, then it's no different from the rationing method. The concept of community pantry where people get to choose what they need gives the dignity of the people. Ako, I really would like to... we also had comments from Ma'am Aloha Cero on sustainability. Later, i-surface natin yan. Hello po, Ma'am Aloha. Pag naghahanap kayo ng mga Dr. Love, kami ni Kuya Jail, willing kami sa FEBC. So, let's go with Ian. No? Gusto ko i-highlight yung sinabi ni Ian na changing ng mindset, no? Napaka-big niyan sa atin. Yung mga Kristiyano, the renewing of our minds. And I do agree with him. Prior to the pandemic, one of my interests is looking at food scarcity. And as I've done my research now and reading with reading the works of people who have done much more work than myself and really on the ground, ang common na findings nila is that there really is no food scarcity. There's a lot of food. The problem is access to food. And this is what I think Patricia Non has done brilliantly, no? She cut out all those mga mahihirap na parameters para maka-access ka sa food. She brought out a tray where you can simply give and then people can simply get. And that's why when Tim would tell us yung kwento na now they're having this ID system at pahirapan ulit kumuha ng sources, no, ng resources sa community pantries. Nalungkot ako because ang ginagawa nun is kinakot niya yung brilliant na simple na solution na ginawa ng community pantries, which is you can freely give and freely get what you need. Take only what you need. So, in line with that, I really agree with our friends here commenting na yung magandang intention, no? And if I may add, yung practical na solusyon na binibigay ng community pantries ay natatabunan, no? What say you on this idea, Doc Jail, and any of our guests can answer, si Ian and Tim. What say you on this? Sige, let's hear from Tim. Tim, ikaw muna. Sa tingin ko talaga ng ano eh, you can see glimpses of ano of yung ano yung community at saka yung sharing with one another pa rin, pero parang ano eh, parang
there are stronger forces talaga that are at work, especially right now in the after how many of weeks of doing this community pantry and sa Pilipinas, it's reverting eh. So parang yun yung sayang eh. Feeling ko naisip ko lang na reflection lang na parang kagaya ni Peter na parang natakot siya na yung sa kanyang kabuhayan, yun, di ba si Peter parang umalis siya sa pang-fisherman, nalimutan niya yung mission niya to be fishers of men and sabi nga ni Jesus na feed my sheep, feed my lamb. So yung inisip niya na baka kulang yung para sa akin. So parang yun, bumalik siya sa dati niyang buhay. So nalimutan niya yung mga sheep. Nalimutan niya si Jesus. Right. Ian? Ano ulit yung question? Hindi, parang just maybe comments on the parang making the system narrow again. Kasi nga ang ginawa ni Patricia is yung too much parang putting bureaucracy again, or parang in other words parang nagre-red tape ulit eh, parang ganun. Although this is not a process naman ng government, pero yung ang dami-dami mong dadaanan, kukuha ka pa ng ID sa barangay just to be able to access. What say you on this, Pastor Ian? Napansin ko nga yung syempre we keep on chanting na mutual aid is not charity. Ang nangyayari kasi isa tingin ko, nakita ko parang na-overthink ng mga organizers yung community pantry na may ano ba yung policy natin, paano sila hindi kukuha ng ganito karami, or yung keyword nga is trust, ano? Trust the people na magbibigay sila at trust the people rin na kukuha sila ng enough. Yun nga lang, siguro, nag-explode din talaga, viral siya eh. Viral siya beyond social media, no? And people started to go to these places. And pinopromote nila yung mga community pantry nila sa social media, no? This is good. Maganda yun na dumami. Pero for the organizer, siguro yung mindset rin babalikan natin na hindi siya relief mindset. Kami yung meron, tapos bibigyan namin kayo. Hindi siya about kami yung may blessing, tapos kami yung blessed ng Lord, tapos ibibless namin kayo. It is more participating in what is provided, kung ano yung provided ng community, kung ano yung kaya namin i-provide. Siguro, ang maganda doon sa mga church, kasi meron mga church na mas mayaman, so I guess mas kaya nila magbigay ng marami. Pero ang malaking bagay doon yung participation sa community. Hindi siya project lang ng church namin, project siya ng lahat ng nandito sa neighborhood na to. Contribution natin to lahat. Yung neighborology ni Ray, yung loving our neighbor, being with our neighbor, journeying with them together. Yeah. Exactly. Ian, Kim, this is exactly how social movements emerge. No, sa perspective ng isang sociologist, ang social movements ay hindi yan organisado eh. Hindi yan institutional, hindi yan bureaucratized. It's just a matter of one person beginning something and then somebody is inspired along the way and then everybody else follows suit. So, ibang-iba siya dun sa dole-out mechanism that we are familiar with. Iba siya dun sa ayuda mechanism. So, the fact na it's a very countercultural mechanism, di ba? May nagbibigay, may kumukuha, kahit ordinaryong tao na vendor or farmer nagbibigay, hindi natin inaasahan yun sa isang dole-out mechanism, di ba? So this is exactly how this should be understood as a social movement, inspiring new forms of sharing. And it's very powerful. Pero unfortunately, dahil hindi na naiintindihan ito ng Estado, ayaw niyang pagkatiwalaan ng mga tao, then ang treatment parati ay hindi katiwa-tiwala ang mga tao, therefore there needs to be regulation. And for one reason or another.
if it's all right, pwede bang mag-shift gears na tayo, no, as we reach halfway, you know, reach the middle part of our conversation. Gusto ko pag-usapan natin yung spiritual aspect naman ito. Bakit? Kasi sabi ni Ma'am Aloha Cero sa kanyang comment, nakakalungkot rin na mayroong mga mananampalataya na over-spiritualize ang pananaw. Na nagbibigay ng isda, giving fish, ang mga community pantries imbes na turuan mga isda. Galing yan, of course, no, sa ating sa kasabihan na give a man a fish and then you feed him for a day, teach a man a fish and then you feed him for a lifetime. Sabi ni Ate Aloha, hello, marami nga pong walang trabaho kahit gustong magtrabaho, right? Tapos humirit din si John Iqbal, sabi niya, you would wonder where this over-spiritualizing is coming from. Where is the heart in such thinking? How difficult is it to understand that people want to work but cannot? Pim, how do you respond to these accusations? No, na spiritual, no? There's a spiritual and then also this accusation na hindi natin talaga tinutulungan ng mga tao ultimately kasi we're not teaching them how to fish. Medyo nag-freeze kanina yung ano, pwede si Ian muna kasi hindi ko na-catch dahil sa internet. Sige, okay. Ian. Yeah. Yung ganyan, it's, well, we have to realize, ano, yung una, syempre, yung spiritual and physical, hindi yan hiwalay. We are, when we minister to people, God created us as human beings and nandito tayo physically sa mundong to. And part ng ministry natin ay yung physical. So when we treat the spiritual kasama yung physical, and when we serve the physical kasama yung spiritual. Pangalawa siguro yung pagtingin natin na pag yung tuturuan natin sila dapat yung teach a man to fish, no, so you feed him for a lifetime. Yun nga yung nakikita natin na there is the yung ecosystem natin is hindi lahat merong nasa same storm, parang we are in the same boat pero not everyone is in the we are in the same storm but not everyone is in the same boat, no, so meron iba-ibang sitwasyon and merong mga nagigipit. So pag pumunta ka sa dagat, merong part ng dagat na may na hindi ka pwede mag-fish. So scarce yung fish in other areas pero doon sa ibang areas hindi ka naman pwede pumunta doon. Diba? So we have to look at this ecosystem and parang yung buong sistema na bakit merong mga taong hindi kaya mag-fish? Bakit merong mga taong hindi makakuha ng opportunity to get jobs? Bakit yung kailangan iba kailangan mag-abroad? Bakit yung iba kayang mag-earn ng napakaraming pera? Diba? So, yun, it's a whole system na magtutulungan tayo in bringing that together and realizing na, kaya pala may nagkukulang kasi merong nasasobrahan. You know? It's a great point. It's a great rejoinder, no, to the argument, no? Na parang hindi tayo pare-pareho ng dinaranas. Hindi tayo pare-pareho ng karanasan. Therefore, we have to be creative in responding to people's needs. Great point. Tim, nakahabol ka na ba, Tim? Yeah, na-catch ko na. Ang dami kong gustong sabihin. In terms of yung spiritual at saka yung physical talaga, talagang medyo todo yung pag-aaral ko ng scripture talaga nung seminary days ko. Nakita ko talaga na kahit maraming ginagamit na spiritual testament, ginagamit siya in a way na huwag mo tingnan yung material for yourself. Pero parang use the material for others eh. Kasi parang like for example sa 1 Corinthians yung nakasagana yung
yung supper, yung Lord's Supper na ginagawa ninyo, parang yun ba talaga yung ginagawa ninyo? Kasi parang ano, parang may napapabayaan, may nano na pamatay sa gutom, may nakakakitay sa inyo. So baka ano, baka hindi niyo talaga ginagalan si Jesus or ano, or sa ano, sa Gospel of John. Parang ano, parang kahit ano, kahit laging sinasabi yung spiritual John, very strong yung Gospel of John in terms of yung ano, yung parang ginagamit yung spiritual. Pero laging ano, mga healing ng mga tao, water into wine. Yun nga, ano, yung mga yung ano, spiritual yung sinasabi, pero yung physical yung ano, yung nakatutok. And ano, and siguro ano, yung laging sinasabi na ano, na that there be no poor among you, sa Deuteronomy, yung makita sa Acts na ano, na ganun yung sharing ng mga tao eh. Ano, in terms of yung practical na ginawa ng church, ang dami nilang ginawa para tulungan yung mga tao. There was no poor among you. Para sa akin ano, in my church before, long time ago na ano, na yung share ko sa kanila, sabi ko sa kanila na ano, na kailangan talaga yung tulungan natin yung mga poor talaga as yung calling sa atin ng ano, ng ni Jesus. Dahil diyan ano, parang sa sabi sa akin ng church na, uy, mag-ibang church ka na lang. Ayaw nila yung makasama si Jesus at saka yung makasama yung poor, lalo na yung, ano, yung tumulong sa poor, at least for them, kasi kailangan ano, secret mo na yun, secret yung pagtulong sa poor, secret yung ano, yung kailangan makasama mo yung poor sa ano, sa community, ganun. So ano, so yung dahil dyan ano, pinalipat ako ng church. wow. Alam mo, bago natin ibalik kay Marie, ano, sobrang, alam mo, Tim, Ian, ang daming actually pitching in, chiming in sa kanilang reflections, no? And many of them are agreeing with you one way or another. Si Johnny Ball, sabi niya, it is a tragedy of our times and a condemnation of our hearts that the body of Christ is divided over the act of people helping their fellow men. Ano po ba yung mga nagiging conversations sa inyong mga churches? Kung if you can, please share with us as well. Gusto namin malaman paano ito pinagdedebatehan sa inyong mga congregations. Si Tim Pinalayas, halimbawa, back in the day. No? Sabi ni Ding, hindi yung diwa ng teach a man to fish na yun eh. Kung walang krisis siguro, eh, pwede yun. But we are in dire straits, no? Crisis. The name of the game is people are going hungry and dying. And we have to do something to address that. Marie? Yes. Maraming salamat, Kuya Jay. I also want to parang surface tong sabi ni Ginoong Ver Ramos, no? Sabi niya, sa palagay ko, ang community pantry ay hindi na dapat pinagdedebatihan sa mga simbahan. Dapat natural na sa atin na tumulong. In fact, one of the things na surfaced, if I may just indulge yung question mo, Kuya Jay, no, from my perspective, ang dami kong nakitang posts na ito daw community pantry ay makakaliwa, na ito ay kinuha kay Karl Marx, na nasagot natin yan nila Dr. Ben tsaka ni Dr. Melba last week sa ating episode ng ISIP-ISAK, na actually, ang influensya ni Karl Marx ay galing sa mga pastor niyang ninuno. At itong idea ng ito ay talagang galing sa Acts, sa mga gawa, sa Acts chapter 2 and chapter 4, di ba? So, ano, basa ulit tayo ng Bible. Ilagay natin, balikan natin ang Acts. Huwag tayong puro Romans 13. Balikan natin ang Acts, balikan natin yung mga ibang mahalagang part ng Biblia. Sabi ni Sir Ding, ngayon lang, fresh sa kanyang comment, just do it. No, yung pagtulong sa mga kababayan at kapwa natin, let's just do it. Let's not over-spiritualize it. In fact, sabi nga ni Ate Veronica, do not overthink it. Sabi niya, once the organizers become too preoccupied with sustainability, order, and control, then the spontaneity of the movement is being sacrificed. And that's what I really appreciate, kung pwede ko lang din hilain, yung conversation namin nila Dr. Ben last week, na sinabi niya na ang movement, mahirap i-organize. Hindi mo ma-organize yan. So if it became a wave in the country, let's just rejoice. Huwag natin isipan na lagyan ng structure, bigyan ng ID, ganyan. Of course, for social distancing sake, syempre maglalagay tayo ng ganun na logistics na organization. Pero to think of it in that manner, yung structure, baka mawala yung ano eh, mawala yung spirit. And yun nga yung sinasabi nila Tim din at ng mga kasama natin. Sabi ni Laura Grace, nagagalit na nga si Marx eh, kasi walang ginagawang church nung panahon niya. Yan. Which is exactly the retort, no, of one of our Filipino scholars. Sabi niya, eh kung
mga kaliwa ang nauna, nakakahiya tayong mga Kristiyano na hindi natin inunahan yung ganyang mga activity, di ba? So, Kuya Jay, siguro we have just few minutes left for us before we go to the paglalago integration, no? And laging kulang naman yung oras natin kahit feeling natin ng haba ng isang oras. Pero siguro I want us to dedicate the rest of our conversation today. Parang thinking of perhaps, yes, Tim, you were raising your hands. Go ahead, Tim. You want to say something? Yes, bago natin ilang. Siguro kasi ano, kasi yung work ko ay sa mga homeless, so talagang ano, talagang sobrang sanay na sila sa mga ano, mga dole outs na nun. Siguro ano, yung ano, for anyone na ano, na gusto talaga yung ano, na feel nila na kailangan gumawa ng something, yun nga, gagawin niyo muna, tapos ano, tapos later pwede rin kayo mag-evaluate and learn more. Mag-aral kayo sa ISAC. Talagang maraming mga practical ways rin na para gagawin yung lahat ng mga yun. Ano, for me, na middle class, na pumunta sa pinaka-marginalized na homeless, ang dami yung mga learnings talaga. So, push lang. Yan. Salamat, Tim. May mga ang gaganda ng comments natin. Kuya Jay, pwede ko bang basahin? Bago natin mag-shift gear ulit tayo, papunta pa palapit sa paglalagom. Sabi ni Kuya Bernard Bragas, hello, Kuya Bernard, soon to be Dr. Bernard. Sabi niya, hi friends, naisip ko lang regarding sa biglaang paghirap ng community pantries. Perhaps it can really be expected na gano'n naman lagi. Sabi nga ni Dr. Jahil, it's an innovative outreach, countercultural. Laging magkakaroon ng stipulations eventually. Pero baka mas maganda rin na masabayan natin yung new systematizations dahil nga mas humirap na. Sabi ni Sir Tim, dahil mas nag-surface out yung mga complications, baka mas maganda na makapag-isip ang church ng new wine sa old wine skins. Baka pwede naman natin gawin yung rolling CPs. Yeah, I saw that, no? May ganun, no? Sa church, sa lighthouse, somewhere in the south, no? Meron silang rolling community pantries wherein we tap key people na sila lang ang maging coordinator. Or hindi yung barangay or yung government type ng decentralized, pero yung more on decentralized na churches na community out, community pantries. Tapos sabi niya, we tap in the people na sila yung maging coordinator at i-deliver na lang para maiwasan natin yung pagsisisi sa CP, no, sa mga social distancing and health protocol. Sabi naman ni Sir Arthur Alvindia, magandang gabi po. Sabi niya, the community pantry is an indicative of a communitarian spirit that can be harnessed to address collective basic needs. The challenge is to establish a solution anchored on enterprise production system that will sustain grow the flow of inputs, resource and output produce. Otherwise, no matter how good the initiation, no matter how good it is, no, it's just an initial enthusiasm. So, yeah, and there will be donor fatigue. I echo with Sir Arthur Alvindia, no? And that's where I want to perhaps ask din yung mga guests natin. Kayo din, Kuya Jail, no? Moving forward, no, itong mga nakikita natin yung possible na donor fatigue. And nakita ko yan sa community namin, eh. Yung community pantry dito sa village namin, noong una, ang dami na nag-donate. Tapos, later on, nagsara na. Sarado na siya ngayon. So, may ganun. May reality tayo na ganyan yung donor fatigue. And also yung systems na sinasabi natin. Moving forward, mga kapatid, no? So, si Kuya Bernard has shared to us the idea of a rolling community pantry. How do you think we can sustain the spirit of this movement, no? Ano yung mga posible na new wine skins na nakikita ninyo? Maybe we can go with siguro si Kuya, si Tim or si Ian, whoever. Maybe Ian. Anong, what say you, kapatid? Like all movements, tingin ko, syempre ang movement pagka biglang nag-spark yan, normal yan eh, nakakapagod. In church history, syempre yung mga movements, umaabot yan sa point na kailangan nila mag-systematize kasi kung hindi sila mag-systematize or mag-organize, they'll just be scattered, no? Parang kaya nagkaroon ka ng from Methodist movement, naging Methodist church siya, ganyan, or di ba yung mga ganon. And here, in the community pantry, syempre, nag-spark siya movement and then umabot tayo ngayon sa donor fatigue, ganyan. And
feeling ko naman expected na yun nga, mapapagod yung mga tao and we need something more sustainable. Personal ko na pag pinag ano pinag-iisipan kanina nga yan eh na habang lumabas ako kanina may binili ako. Tapos ang kasi sa labas ng ano namin ng village namin, meron isang ano diyan, merong area na yung sidewalk na may lupa, pakanting lupa doon. Tapos even before 2-3 years ago na yata to, merong matanda doon na dati kasi tinatambakan lang na basura yung lupang yun. Tapos tilinis. Tapos nang hingi siya ng kawayan sa amin dito kasi may mga kawayan kami dito sa bahay. Tapos nilagay niya ng binakura niya, tapos tinaniman niya ng gulay. Yung sidewalk, napakahaba nun. Siguro mga half kilometer din yun. Yung haba ng sidewalk na puro gulay. May okra, may talbos ng kamote, ganyan. Tapos mukha siya doon ng ano, ng pupunta siya dito minsan, manghingi siyang kawayan, tapos babayaran niya sa amin ng ano, hindi nga bayad eh. Parang bigla na lang bibigyan niya kami ng kung anumang gulay meron siya for that day, yung harvest niya. So, isa yun sa nakikita ko na possibility nga, and na bring up na rin to, I think, sa social media and in some circles, no, na yung community, meron tayong mga idle land sa mga barangay natin for sure. And yung community gardens, that's something sustainable. You are able to provide food for your community kasi meron kayong taniman, merong idle land dyan. Sana pumayag sila, no, na pwedeng taniman yung idle land tulad ng sa sidewalk namin dyan. Public space yun na tinaniman niya. And nagkakaroon pa ng livelihood yung mga tao dun sa community. Merong nagtatanim, merong mabili, or merong nakakapag-provide ng food. And feeling ko malaking bagay yan kasi nagiging decentralized din yung food mo. Food security yan for each barangay, for each locality at least. Na merong for sure na available na gulay dyan or something na matatanim niya. Urban farm, or whatever, or in whatever way, no? Yun. Great. Thank you, Pastor Ian. Tim, you want to add to that? Siguro, yung donor fatigue, one thing I can propose is to stop being a donor, you know, become more to them, be their friend, be their employer, be someone who can share their knowledge, share their, their skills. There are so many more things that they can do, and to have that relationship. I think that is what God also wants from this. From why are we ministering to people? Parang if you share the gospel to someone and if you don't have any interest in being their friend or to teach them, be the person who guides them. Parang it's also pointless. So parang to build that relationship and many people will na ay is ano nakakatakot yan and you're gonna be with people na higher risk people parang si Jesus din yung ginawa niya eh. Nakisalo siya sa mga taong ano yung parang kaya-aya. So I think that's one step to take talaga in faith, talagang by faith talaga. Maraming tao yung siguro yung magtabi na hindi, more or less, hindi rin sila magtatagal talaga in being a donor kasi iba yung ethos na sa isip nila eh. So parang okay lang, sabi ko rin sa ibang donors if you don't like dinidevelop namin na to break the barriers na ganun, okay rin naman na hindi tumagal. Okay lang na parang mag-move on siya sa ibang mga bagay. Galing, tama yan. Marie, as we wind down, tayo naman na mabigay ng ating final reflections bago natin ito ipasa kay Ate Melba. Gusto mo ba mauna, Marie? What do you have? Yeah. Gusto ko lang din basahin itong mga comments ng ating mga napaka-engaged na mga kasama ngayon.
sabi ni Pastor Dean Cristobal, wag bumitaw, keep organization and structure to the best minimum. Kung dumating ang panahon na hindi kaya, edi tigil muna. Pag kaya na, edi pagpatuloy muli. Tama yung first portion of the slogan. Magbigay ayon sa kakayahan, sabi niya. And sabi din ni Jonic Banal, ito parang ayaw tayong patigilin ni Jonic kasi sabi niya, may I bring up the elephant in the room? The problem is that many people feel that the very need for community pantry shows what is lacking in government. So, Jonic, medyo yung sa aspeto ng gobyerno, yan ang pag-uusapan natin sa buong buwan ng Mayo. No? We will look back at the pandemic and assess it with our experts, with our friends, no, like people who really experience it on the ground. Yan ang pag-uusapan natin sa Maya. So, hang on that, kapatid na Jonic. Pero siguro, Kuya Jail, just to wrap it up, I so agree with Pastor Neil. Sabi ni Pastor Neil Benavides, sabi niya, marami tayong opportunities. Community pantry addresses the immediate needs. We still need to think of the long-term solution. So, I so agree with this. To put community pantry, to compare community pantries with a long-term solution would be not comparing apples to apples. Hindi eh. Ang community pantry is really meant to address the immediate need. Kaya nga nalulungkot ako pag pinuputol yung mabilis na pag-access. Kasi you're destroying the whole point of the simplicity ng sistema. But I agree that there needs to be a thinking of long-term solutions. Kaya nga, dito yung sinasabi nila na ano bang ambag mo? Di ba lagi tayong tinatanong ng ganyan? Tayo na maraming say sa nangyayari. Ito, itong community pantry. Ito yung ambag namin. Nag-aambag na talaga kami. And what I want to say is, we need to think of yung solusyon na pangmalakihan pag may, sa makinarya, dun sa malaking makinarya. Meaning, you want a long-term solution, dun tayo tumingin sa may kapasidad na magbigay ng long-term, which is yung gobyerno has a very big machinery. So sa tingin ko yun yung gusto kong iwan sa mga kapatid natin na i-appreciate natin yung ganda ng community pantries as it is. And if we can keep it here for a long time, katulad ng sinasabi ni Pastor Ding na pag meron, edi go. Pagka malaki yung benevolence fund ng church nyo ngayon, oy, magbukas kayo ng bintana sa simbahan ninyo at magtayo kayo ng pantry. Pag ubos na, o di sara muna at hanggat makapagbukas tayo. I think that's yan yung konsepto ng immediate na pag-respond ng community pantries. Pero I hope we will not parang give up on thinking dun sa mga pinakamalalaki pang mga solusyon na dapat nating gawin. And as I've said, systemic solution na sa malalaking makinarya talaga yan, kagaya ng sa gobyerno. Kuya Jay, to you and before we go to Ate Melba. That's right. Sige, sa akin, ako, I'll approach it again from my sociological perspective. Paulit-ulit po yung tanong na sustainability. Paulit-ulit po yung tanong na magtatagal po ba ito. Lumabas ito sa ating conversation ngayon at lumalabas din ito kapag nakakapag-engage ako with the media, no, with journalists. Ang aking pananaw, kung titingnan lang natin ang community pantry at ang sustainability ng community pantry, madidisappoint po tayo. Kasi ang tinitingnan lang natin ay isang phenomenon. Pero if we would take a step back at titingnan natin ang mahabang kasaysayan ng civic participation, civic movements sa Pilipinas, actually, hindi po tayo madi-discourage. No? From the time of martial law hanggang sa ngayon, makikita natin yung pag-usbong ng civil society. Clearly, meron tayong mga non-government organizations ngayon na nagsimula as social movements one way or another back in the day. At dahil sila ay naging organization na, then they became NGOs. Pero hindi naman doon nagtatapos yun kasi nakikita din po natin na every time there is a human crisis sa bansa natin, sa totoo lang, this is our, we always blame Filipinos for being very individualistic now dahil nag-modern, because of modernization and all this, ano, no, all this and globalization and the free market. Pero in reality po, pag merong makikita natin na through every time there is a catastrophe, people are there. People are willing to help. And this is, I think, something that we should celebrate. Wherever we're asking about sustainability, kasi, of course, that is important. Pero it misses out on the important question about our culture and what is beautiful about our culture as Filipinos. And we find it in our churches, sure. We find it also in our communities. Sometimes, nahuhuli yung mga church
nauuna yung communities, but just the same, we need to celebrate these ruptures, na these movements, wherever they might emerge. So, and then we see na parang okay, it's not as hopeless as we might be led to believe. Again and again, Filipinos have been very participative. Not perfect, but we have been very, very participative. Ako, sa akin, that's a great encouragement for all of us. Bago natin balikan si Ate Melba for the final reflections. Tim? I just like to add siguro na ano na anything like an ethos or project or ganun, ano, it has to be ano, you have to fight for it talaga eh. So if you want to do change, if you don't like yung ano, parang dole out na ano na a culture na nangyayari na ano madalas, you have to fight in a way na ano, na mag-change yung culture na yan, change yung ano yung thinking ng mga tao, both yung mga nagbibigay at saka both yung ano yung tumatanggap rin. So hindi talaga simple yung ganun. Thank you, Tim. Si Ian din, no? His final message sa mga kasama natin ngayong gabi. Ian. Gusto ko rin i-add dun sa, and related dun sa sinabi ni Jail, ano? Yung babalikan natin yung pagka-Pilipino rin natin, hindi siya, yung community pantry is not just biblical, no? And it's also being Filipino and yung indigenous roots natin na nanggaling tayo sa mindset na abundant ang ano natin, ang resources natin. Before colonization happened, we fished sa sea anywhere we want, we planted or pwede tayong mag-harvest kung anong meron. And nakikita natin 'yan hanggang ngayon sa probinsya, sa ano, and even in slum communities pag bumisita ako sa kanila, ang lakas nila magpakain kung anong meron, di ba? If you go to the provinces, laging may sobra sa pantry ng ano ng mga bahay-bahay at mga kubo-kubo. So, and Filipinos are willing to share. So, value natin 'yan, and it affirms the biblical value also. And magandang balikan natin yung biblical values and Filipino values together. So, yun. Salamat, Ian. I think we are ready for our paglalakbay, Kuya Jay, right? No? Yes, we are. Yes, we are. Ate Melba. Sabay pa on cue. Salamat sa mga contributions ninyo at mga comments ng ating mga viewers. First of all, siguro yung maganda na tingnan din natin to from the lenses ng both yung Bible as well as yung anthropology. And just a few concepts na sa tingin ko might be useful in clarifying some of the issues that you raised. Ano? Halimbawa yung issue ng, kanina si Julie was asking, ano yung pattern ba ito, yung mga na-observahan ni Tim? Ano? I think it's always important to, when analyzing yung ating kultura, to make a distinction between yung core at saka surface values. Yung surface values, yan yung mga learned behavior natin yan eh, either because of the accidents ng history natin, yung colonization, o yung political ng mga experiences natin, no, na nagkaroon ng mindset ng scarcity, yung sinasabi ni Ian, ano? In other words, kaya nagkanya-kanya. Eh, divide and rule yun, napulot natin yun sa ating kolonisasyon. So, hindi yan core value. Ang ano yan, surface value, learned behavior lahat yan. Either because of the social system na hindi nag-work, no? Or dahil sa masyado tayong nalagay dun sa mode ng westernization. So, yung ating mga reflexes, even theologically, yung mga theological reflexes ng church, sa totoo lang, colonization din yan eh. We are not able to respond properly sa ating experiences as Filipinos in this country. Kasi nakakulong tayo ron sa mga theological na mga
pag-iisip galing sa labas. So it's important to make a distinction, ano? Ano ba yung mga talagang core values natin? Kung akong tatanungin ninyo, I would like to celebrate, kagaya ni Jail, I would like to celebrate the fact na umusbong itong mga community pantries dahil ito is a very strong, very concrete sign ng bayanihan natin. No? Can I have yung mga kwan iha? Yung bayanihan is actually very deep na core value yan. Makikita natin yan sa maraming, ano, kaganyan, merong mga disasters. Palagi nandiyan ang mga Pilipino. And I think, irrespective ng kung ang gobyerno mo ay functional o dysfunctional. Lumalabas to especially kapag dysfunctional ang gobyerno. Yung sinasabi ni John Hick, no, na this is the elephant in the room. Nagsasurface ito kapag merong extreme experience ng ang formal system mo, that's not, ito yung panahon ng, halimbawa, yung people power ng panahon ng authoritarianism natin. At ngayon uli, umuusbong uli yung voluntarism na naka-root sa ating kultura. Kagaya ng bayanihan. I think it's para rin mas malalim-lalim ang understanding natin dito. Ito eh core value because this is really who we are. Yung tinatawag na, yung mga psychologists, may tinatawag na multiple fried eggs na analogy. Pakiano nga yun? Yung sabi, yun daw sense of self ng mga Pilipino, galing ito kay Father Bulataw, I think, siya ang origin nito. Yun daw, ating ego eh, individuated. Ibig sabihin, we don't think as individuals. We are individuals, pero we don't think as individuals. Para tayong multiple fried egg, no? Na pagka niluto mo, magkakasama yung mga whites. You don't know when one egg begins and ends. Merong individual na yolk, no? Pero, meron siyang sariling identity, personality, pero palagi siya nakakabit dun sa iba. And I think you see in many kinds of phenomena, halimbawa, ng people power at saka yung resistance na kay Marcos na sumidhi na, ang isang slogan na hindi ka nag-iisa. In other words, merong very deep na identification ng tao sa pagkamatay ni Ninoy. Hindi dahil lang sa ano, kundi siya ang symbol ng this is what the government can do to you, to all of you. No, hindi lang kay Ninoy, sa lahat. Kaya sinasabi, hindi ka nag-iisa. In other words, inaako natin whatever happens to all the rest. Kaya ang Pilipino, very compassionate at saka very empathetic. Sa totoo lang, ang kultura natin, it actually is a very good example of a Christian value. Palaging merong ability to empathize, to weep with those who weep. Kaya ngayon, dahil dysfunctional yung gobyerno mo, pumasok uli, lumabas uli itong kultura na ito. Ng bayanihan, ng sense na magkakasama tayo dito, tumulong tayo sa kapwa. Ngayon, yung idea ng kapwa na kanina sinabi ni Maria, no? I think totoo yan na this is a very core na concept. Ano, makikita natin yan sa pagka-personalistic, utanalobhiya. Pero siguro yung issue ng sakop, napaka-importante rin. Dahil ako, ang sense ko, ako ay kasama mo, no? Sakop ko ito, hindi ako labas dyan. In other words, when we say, ay, hindi ako kasali dyan, hindi, labas ako dyan. Hindi, kasi ang feeling mo, lahat tayo pare-pareho nasa loob. Yun yung ibig sabihin ng kapwa, yung shared identity na sinasabi, no? In other words, hindi ako hiwalay sa iyo. So, magkakasama tayo, isang sakop tayo. Now, this is very important, especially when we're talking solidarity. Ang problema lang, yung ating mga aktivista, hindi naka-anchor yung kanilang sense ng solidarity doon sa mga core concepts na ito ng ating kultura. Susunod na ano. Ngayon, this is something na, yung susunod na yan. Now, I will end with this, no? Kanina, marami tayong sinasabi tungkol sa ito ay spontaneous na movement, no? Sinasabi ni Jail. Dapat maintindihan natin yun, na ang mga social movements, by the very nature of the case, nasa informal domain. No? In other words,
sa ano, meron tinatawag na technical domain, formal domain, informal. Yung formal yun yung gobyerno, tsaka all these other regulations. Now, by the very nature of the case, ang mga social movements nasa informal domain. Ang problema, ginagapos yan by so much regulation. Kaya kung si Boots kanina was saying, bakit natin i-overregulate uli ito? No? Ganon-ganon. Sa totoo lang, totoo yun. In other words, huwag mong gagapusin what works dun sa informal domain. At ka hindi rin, ngayon kung ipo-formalize mo yan, no, gagapusin mo siya sa totoo lang. And tama rin yung sensing kanina ni Liana, nasabi niya, baka ito eh, form of social control. Totoo naman. No? Na ito yung elephant in the room. Hindi lamang napapahiya yung gobyerno, yung formal system. Kaya umusbong itong mga community pantry na naka-root talaga sa ating kultura. Ito eh, talagang very telling na ang formal system mo does not work. It's dysfunctional. Kaya yung informal, no, lumalabas. Kaya nga halimbawa kahit sa economy natin, napakarami nating mga micro-entrepreneurs, no? Napakarami nating informal economy. Ang laki-laki, no? Bakit? Sapagkat hindi sila makapasok dun sa formal system. Eh, ang daming regulations eh. Maraming transaction costs. No, vendor ka lang, hihingan ka pa ng ano, at ngayon, hihingan ka pa ng ID para lang makakuha ka ng ano, ilang patola, simbigas, ganyan-ganyan. In other words, we keep the, tama yung instinct ng ating mga viewers na we keep this in the informal domain. No? Dahil spontaneous yan eh. Yan ang nature ng kwan, yan ang nature ng social movement. And I think yung structure, that's the same. Alam po ninyo, ang diferensya ng Marxism tsaka sa Christianity doon sa Acts chapter 2, yun is completely voluntary. Completely work ng Holy Spirit in the hearts and minds of the Christians. So sabi, yung mga may resources, nagpabili ng mga lupa, no? Gaya rin na Barnabas. Yung mga tao na wala, na nakakumakain. Kaya sinasabi, nobody had was poor, no? To, in fact, kinopya ni Marx yung to each according to his what? Need, no? And from each according to his ability. Yung ganun yung kinopya niya yung sa Acts chapter 2. Almost the exact ano, na yung mga may resources, nagbigay. Yung mga kahit nangangailangan, hindi kulang. In other words, it's important to realize na ito voluntarism. At hindi ito ginawa ng scripture na regulation. No? Kuha niya? Hindi ito law. This is a phenomenon that has arisen because of the work of the Holy Spirit among the believers. At siguro yun ang dapat ipag-pray natin. Kasi ang damot ng mga Kristiyano eh, sa totoo lang. And dapat namang mahiya talaga tayo. Na nauna pa tayo ng mga tinatawag na kaliwa. Na hindi naman kaliwa, it's out of the goodness of the hearts din, ano? Out of the rootedness ng ating kultura na gumawa sila. In other words, they are finding themselves responding, no? Kaya yung sinasabi rin nila din, on the one hand, siguro, we allow these spontaneous movements of kindness, of compassion, no? Si Jayla has a very good article sa Rapture on that, yung sa totoo lang, ang kindness is also socially viable. Kala natin hindi eh. Hindi socially viable yan. Ngayon, kailangan siguro itong informal na mga movements na ito palakasin. And that's where, yung sinasabi kanina ni Tim, medyo may mga kwan, ano, erratic na mga elements. That's where yung technical comes in. In other words, isipin natin, kaya some of you were saying, paano natin gagawin sustainable ito? Si Art, halimbawa, expert yan sa, you know, yung mga economic system. So, yung mga people with technical minds, dun sa technical domain, ang tingin ko, ang dapat dito, hindi i-formalize sa gobyerno kasi yung makinarya ng gobyerno as of now, mahirap bago mo siya mabago. Pero if we go to the technical domain, yung mga social scientists, yung mga economists na kagaya ni Art, pag-isipan,
how do we make itong mga community pantries, mga spontaneous movements ng ating mga kababayan, how do we make this sustainable for the long term? Ano-ano yung, kasi ang problema, nakakulong tayo dun is mga Western din ng mga issues of modernization, mga massive na scale, ganun-ganun. Baka mga Pilipino, kung tatanungin ninyo, are actually very good and very creative with small things. Kaya lang, mahusay pala rin technically in such a way that we can make it sustainable. Ngayon, siguro, kung akong tatanungin, ang church, ang major natin na response dito is actually palakasin yung image of God in our culture. Yung halimbawa, the fact na tayo ay collaborative talaga by nature. Hindi tayo competitive. Hindi natin value yan eh. Meron akong anthropologist friend who was here, Amerikano siya noong pang 70s. Sabi niya, actually napansin niya, ang mga Pilipino, collaborative, hindi sila competitive. Tutulungan nila yung mga medyo bobo, no? Yung gano'n, nakita niya yun sa classroom. Hindi kagaya sa Amerika, eh, pasensya kayo, ano? I will push myself forward. In other words, merong gano'ng kwan, merong gano'ng indigenous talaga na value, which is really an image of God in us, as a culture, as a people. Yun dapat ang pinapalakas ng church. Hindi yung kung ano-ano mga pinagsasabi natin tungkol sa mga spontaneous na mga kindness, no, acts of kindness na ganito. So, siguro rin, yung sinasabi ni Ian, na palalimin din yung fact na tayo, actually, yung kasi issue ng paradigm eh, whether you're thinking of or thinking plenty. Mga tao talaga, ang tingin nila, ang mundo ay scarcity. May mga tao naman, oh, there's plenty. Pero actually, dapat ang church is able to say, there is plenty. Kasi nga, sabi nga ni Ian kanina, ang creation was given to us in such a way that there is enough. There is abundance. And lalo na ang Pilipinas. Pag nasa Saharan Africa ka, kahit anong way mo dyan, no? Hiwalang tutubo, disyerto eh. Ang Pilipinas, dito lang sa garden ko, hindi ako marunong gardening eh, pero may tumutubo bigla. Sabi ko, ano kaya ito? In other words, napaka-rich ng ating resources as a people, as a nation. Yung mga sinasabi ni Ian tungkol sa idle lands, I mean, napaka nating idle lands kahit dito sa syudad. Kahit ito sa Quezon City, ang daming idle lands. Pero hindi ginagamit. So I think it's important for us to realize na hindi tayo poor. Ang Pilipinas hindi poor. No, meron tayong notion, third world eh. No, label lang nila yan sa atin eh. Pero sa totoo lang, hindi poor ang Pilipinas. We are very rich. There is plenty. At kaya lang siguro, panghawakan ng simbahan niyan at palalimin. Instead of suppressing yung ating kultura and kung ano anong sasabihin, we should allow the indigenous culture to really flourish. Yung bayanihan, yung value ng collaboration, yung value ng fellow feeling, yung sense ng kapwa, na magkakasama tayo dito. And I think that is the proper response from those of us who believe in the image of God in our people. Yun lang po. Maraming salamat, Ate Melba. Maraming salamat din sa ating mga guests ngayon na si Tim at si Pastor Tim at si Pastor Ian. And salamat, Pastor Jay Yilden, for helping me moderate ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Thank you so much for joining us and thank you so much for your beautiful, beautiful insights that you shared with us tonight. I hope na magiging kasama po ulit namin kayo even next week. Gaya ng nasabi ni Marie, the whole of May we're gonna talk about politics. So please join us. See you and God bless you. Salamat po.